Amen, praise the Lord. At sa mga oras na ito, atin pong ihanda ang ating mga Biblia at tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng programa. Ang pagkikinig po ng Word of God na dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin pong ating pinakamamahalagang noon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Pau Bondok. At nagpapaabot din po ako maminamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat pa natin mga webcast viewers, maligayang panonood at pakikinig po sa inyo at sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat. Kumusta na po kayo? Lagi po namin kayong ipinapanalangin. At nagpapabod din po ko ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, our beloved pastor, at gayon din sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po namin inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor nina si Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po mami naman, manalangin po muna tayo pang minsan pa maunawa natin ang salita ng Diyos. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa dakilang Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Malapang noon, bigyan mo kami ng karunungan, nagmumula sa iyo, sa ganang aming wala po kami magagawa. Pahiran mo ang aming mga labi ng iyong banal na kamay, upang ito po ay maging pagpapala sa mga nakikinig. Abutin mo lahat ng mga minamahal na kababayan, mabuksan ang mata ng kanilang mga puso. Makilala ka nila malapang sa bumbong katotohanan para sila po'y maligtas. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, kindly buksan natin ang ating pambungad na talata dito sa Mateo 24. Talatang 4, 5, 11 at 24 at mamaya Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Mateo, ang kabanatay 24, ang talatay 4 hanggang 5, talon sa 11 at 24. Ganito po ang pagkasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 11. At magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Sa 24, huling talata, sapagkat may mga magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan na anupat ililigaw kung maari pati na ang mga hirang. Amen. Jeremias 9:6. Dito po sa aklat po ng Jeremias Kapitulo 9, talatay 6. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pangdadaya. Dahil sa pangdadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa, pamamagatan po natin, beware of false Christ, false teachers, and false prophet. Maminamahal, isa po sa pinaka maingat at pinakamahigpit na babala na ibinigay ng Diyos, maminamahal, ibinigay ng malapalong sa Kristo bago matapos ang sanlibutan, ay yung pong mag-ingat po tayo sa mga false prophet, sa mga false teacher, at sa false Christ. Dahil ito po, maminamahal, ang maglilipana bago dumating ang katapusan ng sanlibutan. Kaya nga, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, na nagsabi, sabi rito sa talata, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ng ninuman. Ha? Sabi ng Biblia, mga minamahal, they shall deceive even the very elect. They shall deceive even the very elect. Mga minamahal, marami na po ang mga mananampalataya na pinili ng Diyos, naglilingkod na sa tunay na Diyos, na-deceive pa nitong mga false prophets, false teacher, false Christ.
Kaya nga, sabi ng banal na sulat ng maminamal, ang lupain natin ay punong-puno ng mga mandaraya. Sabi ng Jeremias 9:6, ang inyong tahanan ay nasa gitna ng mga pandaraya. Dahil sa pandaraya ay ayaw nilang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Mga minamal, kaya nakakatakot po. Kaya maraming mga tao po ang natatakot na lumipat sa ibang pananampalataya kasi nga natatakot sila na sumubok. Baka mapunta sila sa false prophet, sa false teacher, sa mga false Christ. Pero kung hindi naman natin susubukin, paano natin matatagpuan ang ating mahalap? Paano sabi ng Bible, search the truth and the truth shall make you free. Paano naman natin masusumpungan ang katotohanan kung hindi naman tayo maglalakas loob na subukin, hanapin ang katotohanan, mga minamahal? Kaya nga, sasabihin namin sa inyo, mga minamahal, dito po sa Banal Uslatan, how to recognize them, paano natin sila kikilalanin. Ang paraan ng pag-iingat, mga minamahal, ay yung dapat makilala natin kung sino sila. Ano yung kanilang doktrina? Ano yung kanilang turo para hindi tayo malinlang? Sinabi nga ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ang pinaka number one sandata ni Satanas, mga minamahal, ay yung pong deceiving. Sabi, mag-ingat kayo na baka kayo'y madaya. Sabi ng Banal na Kasulatan, ang tahanan natin ay nasa gitna ng pandaraya. Dahil sa pandaraya, ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Kaya nga dapat, mga minamahal, makilala natin sila. Ha? Dito sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, ito po yung mga palatandaan ng mga false prophet na yan, false teacher, yung false Christ. Dito sa 2 Corinthians chapter 11 verse 4, talo natin ng 13 hanggang 15, mga minamahal, basahin po natin. Ito po ang isa sa mga tanda na makikilala natin sila. Dito po sa pangalawang Korinto, ang kabanatay 11 at ang talatay 4, talon sa 13 hanggang 15. Ganito po ang pagkasabi. Sapagkat kung yaong paparito ay mangaral ng ibang Hesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y nagsitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang hilyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. 13 hanggang 15. Dito po sa talo ng 13. 13 at hanggang 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. 15 huling talata, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapakunwaring na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Amen. Amen. Maminamal, ang isa sa mga tanda para makilala po natin ang mga false prophets, false teacher. Unang-unang tanda makikita natin, maminamal, itinuturo nila, sabi ng Biblia, magtuturo sila ng ibang Hesus. Ha? Mangangaral sila ng ibang Hesus. Ang Hesus na ituturo nila, maminamal, si Kristo ay tao. Ang ibang Hesus ang ituturo nila. Si Kristo ay tao sa kanila, maminamahal, at meron naman, maminamahal, na magtuturo na ang ating mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, ay nakapako pa rin sa krus. Yan po yung mga false prophet. Ipakikilala nila na si Kristo ay nakapako pa rin sa krus. Ipapakilala nila si Kristo po, maminamahal, ay tao, pero tinatawag din nilang Panginoon, pero tao lang siya. Mayroong Diyos, maminamahal, hindi si Kristo ang Diyos. Ang Diyos ay yung ama nila, maminamahal, na binabanggit nila. At ang sabi, sila ay mangangaral ng ibang ebanghelyo. Ibang ebanghelyo ang dala nila, iba ang ituturo nila. Walang kapangyarihan, walang signs, walang himala, mga minamahal. Dinadaan lang sila sa dinadaan nila sa mainam na talumpati. Mga salitang pangikayat, filosofiya. Yun po yung ebanghelyo, mga minamahal, na ibang ebanghelyo na tinuturo nila. At ang sabi ng Biblia, ay kapag ganito ang mapapakinggan nyo, ang sabi, mabuting pagtiisan nyo.
magtuturo sila ng ibang Jesus, magtuturo sila ng ibang Espiritu, at magtuturo sila ng ibang Ebanghelyo. Ay sabi ng Biblia, sapagkat huwag kayong magtaka dyan, maminamahal, sapagkat ang ganito mga tao ay mga bulang apostol, mga bulaang mandaraya, ha? Mandarayang manggagawa na nagpapakunyaring apostol ni Kristo. At hindi kataka-taka sapagkat si Satanas ay magpapakunyaring anghel ng kaliwanagan. At sabi rito, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kalang wakas ay masasangayon sa kalang magawa. Yan po mga minamalang, isa sa mga pagkilala kung sino po yung binabanggit ng ating mahal pa ng mapag-ingatan natin sila. Magdadala sila mga minamahal ng ibang turo. Ang ituturo nila ay ibang Jesus. Si Kristo ay pangalawang persona lang ng Diyos, samantalang mga minamahal, iisa lang ang Diyos. Paano magkakaroon ng ikalawang persona at pangatlong persona ang Diyos? Paano magkaroon ng tatlong persona ang Diyos, samantalang iisa lang ang Diyos at ang Diyos ay Espiritu? Yan po yung mga binabanggit mga minamahal ng banal na kasulatan. Kaya nga, dapat malaman po natin, sabi ng Biblia, hindi tayo dapat tumanggap ng ibang ebanghelyo. Sapagkat ang ebanghelyo, maminamal na ating napakinggan, hindi po galing sa tao. Ah, hindi galing sa tao, sabi ng Galatia 1:8-9. Talo natin ang 11 and 12. Ito'y galing sa mahalapanong Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang aming ebanghelyo ay hindi galing sa tao. Pero itong mga nagtuturo, maminamahal, na ibang Jesus, ang pagkakilala nila, ang itinuturo nila, si Jesus tao. Sinabi na nga ni Apostol Pablo, hindi nga galing sa tao, galing sa mahalapanong Jesucristo. Kaya kung galing sa mahalapanong Jesucristo, maminamahal ang Ebanghelyo, hindi siya tao. Galing yan sa Diyos. Galing, maminamahal, ang Ebanghelyo ay galing sa Diyos at ito po ay galing sa mahalapanong Jesucristo. Kaya nga, hindi tao ang mahalapanong Jesucristo. Dahil sinabi ni Apostol Pablo, hindi galing sa tao. Basahin natin Galatia 1:8-9, talo natin ng 11 and 12. Dito po sa aklat ng taga-Galatia, Kapitulo 1, talata 8 hanggang 9, talo natin ng 11 at 12. Datapwat kami, kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo ng, na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa 11, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, na ito'y hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao na itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Amen. Pahayag ng mahalapanong Jesucristo ang ebanghelyo, maminamahal. Kaya nga kung sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal, na hindi ito galing sa tao, ha, at hindi niya tinanggap sa tao, ito ay galing sa mahalapanong Jesucristo. Ibig sabihin, ipinakikilala niya na hindi tao ang mahalapanong Jesucristo. Siya po ay Diyos. At ang sinabi, kung kayo ay tumanggap, sabi kong kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kahit kami o mga anghel mula sa langit na mangaral ng sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Sabi rito sa Galatia 1:9, muling aking sinasabi ngayon na kung sino mang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral ay na inyong tinanggap ay itakwil. Itakwil, ibig sabihin huwag niyong paniwalaan. Kasi pagkatapos na nagawa ang banal na kasulatan, pagkatapos po, mga minamahal, na ipinayag ng Diyos ang ebanghelyo, nagdatingan po, mga minamahal, ang mga iba't ibang mga salita daw daw ng Diyos. Ebanghelyo daw. Yung Book of Mormons, mga minamahal, ito daw ay galing sa isang anghel. Ibinigay kay, ipinayag daw, mga minamahal, doon sa leader. Leader ng yung mga Mormons, yung Jesus Christ in the Latter-day Saints. Ipinayag daw ni sa kanila, maminamal, ng isang anghel. Ibinigay daw doon sa kanilang leader, maminamal, yung aklat ng Book of Mormons. Sabi nga ng Biblia, kahit anghel,
Ha? At yung Quran, maminamahal, kaya nabuang Quran, kinausap daw ng anghel si Muhammad at sinabing ito ang paniwalaan. Yun ang ituro, yun daw ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, kahit anghel pwedeng dayain o pwedeng mandaya. Kahit mga minamahal ang mga demonyo si Satanas, dating anghel din yan. Kaya hindi katakataka, sabi ng banal na kasulatan, na maging ang mga ministro na ito ay nagpapanggap ng anghel ng kaliwanagan. Kasi mismo si Satanas, anghel dati yan eh. Pati mga demonyo, sabi ng Revelation 11:4, at one-third ng angel kinalagkad ng buntot ni Satanas. Kaya ng mga angel dati yan, maminamahal. Kaya huwag tayong maniwala, maminamahal, dyan sa mga nagsasabi, mga minamahal, na ito ang paniwalaan, Book of Mormons, Quran, yung pasugo, yung mga iba't ibang mga babasahin, sabi ng Biblia, kahit kami, sabi ni Apostol Pablo, kapag kami magturo ng ibang ebanghelyo na tinanggap nyo na, ay itakwil nyo, sapagkat ang ebanghelyo na aming tinuturo sa inyo, hindi galing sa tao, kundi ito'y ipinayag sa akin ng mahal na Panginoong Jesucristo. Anong sinasabi, mga minamahal, ng mga alagad, ng mga apostol na nagturo ng ebanghelyo? Sino si Kristo? Ha? Kasi marami nagtuturo ng ibang Kristo. Sabi, mga minamahal, na merong magtuturo ng ibang Kristo, ibang Jesus. Ipapangaral ang ibang Jesus, ipapangaral ang ibang Espiritu, at ibang ebanghelyo ang ipapangaral. Ha? Ano ang itinuturo ng mga alagad, mga minamahal, na ayon sa kanilang ebanghelyo? Sino po ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin po natin sa Titus chapter 2 verse 13, maminamahal, hanggang 14. Yung pong tinuro ni Apostol Pablo, si Kristo po ang Diyos na tagapagligtas. Hindi po siya tao. Siya po Diyos na tagapagligtas. At yung sinabi ng Biblia na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, siya mismo yun, sabi ng Biblia, na ang Diyos na dakilang tagapagligtas, ibinigay niya mismo ang kanyang sarili. Ha? Kaya nga, sabi ng Biblia, yung ama, mami naman, na ibinigay niya kanyang bugtong na anak, ibig sabihin nun, nagkatawan tao ang Diyos. Ha? Yung Diyos na tagapagligtas, ay ibinigay niya mismo ang kanyang sarili sa atin para matubos tayo sa ating kasamaan. Tito 2:13-14. Basahin natin. Dito po sa Tito, Kabanatay 2, talatay 13-14, ganito po ang pagkasabi. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan, at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Amen. Mga minamahal, sinabi ni Apostol Pablo, ito po yung mga tunay na ebanghelyo na dapat natin paniwalaan. Ha? Sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, ang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ha? Sabi, looking for the blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ, ang Diyos na tagapagligtas ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng talatang 14, mga minamahal, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng ating mga kasamaan. Ibig sabihin, yung nakasulat sa John 3:16, na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung bugtong na anak, siya mismo yan. Ibinigay niya ang kanyang sarili, sabi ng banal na kasulatan. Ha? At basahin na natin ano ang tinuturo ni St. John patungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. 1 John 5:20. Sabi rito, 1 John 5:20 at saka Revelation 1, 7 and 8. Ano ang itinuturo ni St. John patungkol sa mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin natin. Dito po sa aklat ng unang 1:5, Kapitulo 5, talatay 20. Sabi dito, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo sa kanya. Nasa kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dito po sa Apokalipse, ang kabanatay 1, talatay 7-8. Narito siya'y pumaparitong nasa mga lapaap, at makikita siya ng bawat mata, at
si ulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsitaghoy dahil sa kanya. Gayon din siya nawa. Ocho. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon ng nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Amen. Maminamahal ang payag naman ni St. John. Si St. John, maminamahal ipinayag niya ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na siya ay napako sa krus. Yung inulos sa tagiliran, maminamahal sabi, makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulos sa kanya, yung nagsiulos sa kanyang tagiliran. Ang pakilala ni Apostol John, maminamahal sabi, siya ang Alpha at ang Omega, ang Panginoon Diyos, ngayon at ang nakaraan, ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Yan, ganyan ang pagkakilala niya sa mahal na Panginoong Jesucristo, yung ipinako sa krus, yung inulos na tagiliran ng mga sundalong Romano. Ha? Siya po ay ipinakilala ni St. John na minamahal bilang Alpha and Omega, ang Panginoong Diyos, ngayon ang nakaraan at ang darating. Ha? Which is and which was and which is to come, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang mga ebanghelyo, yan ang tunay na ebanghelyo. Ha? Hindi yung ibang ebanghelyo, maminamal na nagtuturo ng ibang Jesus, nagtuturo ng ibang Espiritu, nagtuturo ng ibang ebanghelyo, walang kapangyarihan, pawang kasinungalingan, maminamal. At ang sabi pa po sa St. Peter, sabi, anong pagkakilala ni Kristo kay St. Peter? O sabi pagkilala ni St. Peter sa mahal na Panginoong Jesucristo, basahin natin 2 Peter 1, verse 1. Dito po sa 2 Peter, talata po yan, 2, talata. Uno. Dito po sa 2 Peter chapter 1, verse 1. Dito po. Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. Nang natagapagligtas, sabi, maminamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, siya po ay pinakilala ni Apostol Pedro bilang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ating Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ha? Maraming mga talata, maminamahal, si Saint Jude, maminamahal, Jude, sabi rito sa Jude 1:25, ipinakilala niya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, maminamahal, siya po ang nag-iisang Diyos. Ha, basahin natin. Jude 1:25. Dito po sa Jude 1:25, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kalulatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. 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 Nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas, ang mahal na Panginoong Jesucristo na ating Panginoon. Ha? Ito yung mga tunay na mga mangangaral ng ebanghelyo. Kaya kung mayroong nagtuturo sa panahon natin ngayon, mga minamahal, sino ang paniniwalaan natin? Paniniwalaan nyo ba, mga minamahal, yung mga nagsulputan, mga nagpapakilala ng mga minister daw, na sila raw ay mga propeta, na sila raw ay mga ngaral, pero ibang Jesus ang pinakikilala nila? Sabi nga ng isang pinuno ng simbahan, ng isang malaking simbahan, sabi, mga minamahal, iisa lamang daw ang Diyos, iisa lamang daw ang Kristo na ating sinasamba. Hindi po. Iba ang Diyos nyo, iba ang Kristo na pinakikilala nyo. Ang Kristo na pinakikilala nyo hanggang ngayon nakapako pa rin. Ha? Ang Diyos na ipinakikilala nyo ay yung pong tao. Ay yung Kristo na pinakikilala nyo ay tao. Hindi Diyos ang pinakikilala nyo. Meron naman mga pastor nagtuturo na si Kristo ay pangalawang Diyos. Ha? Merong Diyos na mas makapangyarihan pa sa Kanya. Siya ay ikalawang persona lang ng Diyos. Tignan nyo, mga minamahal, yan ang sinasabi ko, na sinasabi ng Biblia ng mga false teacher, false prophet. Ha? Mas matindi yung nasa Dabaw. Hindi lang siya nagpakilalang prophets, at hindi lang siya nagpakilala na teachers, o pastor, o ministro. Nagpakilala mismo siya ang Kristo. Talagang nakakakilabot na ang panahon natin ngayon, na talagang kung hindi ka magbibigay pansin sa espiritual na bagay, mga minamahal, ay madadaya ka, mapupunta ang kaluluwa mo sa impyerno. Maraming tao ngayon, mga minamahal, 70% na pupunta sa impyerno ay mga nadaya.
70%. 20% ang mapupunta sa impyerno, maminamahal, yung mga taong makasalanan na hindi lumapit sa Diyos. Pero 70% napunta sa impyerno dahil sa nadaya. Akala nila nasa tama sila. Tignan mo yung mga nagpakilalang si Araw ay si Kristo. Ang dami niyang napaniwala. Buong napakarami niyang mga member sa buong mundo. Ha? Talagang hindi basta-basta. Talagang may mga sinasabi, mga mayayaman pa, mga marurunong pa. Pero tandaan po natin, pag hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ba siya na matalino ka, mayaman ka, hindi ba siya na minamahal na ikaw, hindi ba basta-basta nadadaya. Basta hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, madadaya ka, sabi ng Revelation chapter 13 verse 8. Madadaya ng mga false prophet, ng antichrist, madadaya ng mga false teacher, ang mga taong hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, they shall deceive even the very elect. Ha? Madadaya niya pati ang mga hinirang, mga pinili na ng Diyos. Pag hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga dito maminamahal, ano pa po yung mga tanda na para kilatisin sila, para makilala natin sila. Sabi sila ay pagmumulan ng tinatawag na pagkabahabahagi. Ha? Cause division, offenses, and by good words and its speeches, deceive the heart of the simple. Madadaya nila ang mga puso ng mga walang malay. Basahin natin Roma 16, talatang 18 at 17 hanggang 18, talo natin ng 27. Roma. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kapitulo 16, ang talata po ay 17 hanggang 18, talon po natin ng 27. Sabi po dito, dito po sa 17, sabi po dito, ngayon ipinamamahal ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. 18, sapagkat ang mga yaon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sa 27, sa isang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa kanya ang alwalatian magpakailanman siya nawa. Amen. Amen. Ito po maminamala mga signs, paano makilala mga false minister, false teacher, false prophet. Ha? Ang sabi ng Biblia, hindi sila naglilingkod sa kanilang, hindi sila naglilingkod sa Kristong Panginoon. Sila'y naglilingkod sa kapakanan ng kanilang tiyan. Ang motibo ng kanilang pagiging ministro ay tiyan. Para kumita sila ng limpak-limpak na salapi. At dadayain nila sa pamagitan ng mainam na mga talumpati at dinadaya ang puso ng mga walang malay. Kahit alam nila maminamahal kasi mga yan bago yan naging ministro, gumagraduate yan ng Bible school, nag-aaral ng Bible school yan, pinag-aaralan na nila ang Biblia, kaya imposibleng hindi nila nakita na si Kristo ay Diyos. Pero palibasa po maminamahal, naglilingkod sila sariling tiyan, talagang tatakpan nila yung katotohanan yan kasi nga mawawala yung mga benepisyo nila, maminamahal, na pagiging ministro nila dun sa si Kristo'y tao. Mawawala yung sweldo nila, yung salary, yung benepisyo, yung scholar, pagiging scholar ng mga anak, ha, yung may pahiram, may ginagamit silang kotse, meron silang mga salary monthly, meron silang mga benepisyo, libre sa mga pag-aaral, ganyan, libre sa ospital, may mga sariling ospital, libre sila. Mawawala yun. Yeah. Pag na itinuro nila na si Kristo ay Diyos. Yes. Sabi ng 27, maminamahal, na pinakilala na nga dito sa isang Diyos na marunong, the only wise God, through Jesus Christ forever. Yeah? Sumasa kanya ang kalatian magpakailanman. Ang nag-iisang Diyos na marunong sa pamagitan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, itong mga taong ito ay naglilingkod sa kanilang sariling tiyan. Ibig sabihin, sa sarili nilang kapakanan. Para sa salary, para sa mga benefits. Kaya hindi nila itinuturo ang buong katotohanan, maminamahal. Pero dito sa Biblia,
dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, hindi ka pwedeng umakyat sa langit na binababa mo si Kristo. Ha? Pag binaba mo ang malapang ng si Kristo, sabi ng Biblia, sinong aakyat sa langit upang ibaba si Kristo? Sinabi ng John chapter 3, verse 13 up to 15, kung paano itinaas ni Moses ang aas sa ilang, ay dapat itaas si Kristo. Ha? Para makilala mo ang tunay na Diyos, makilala mo, mga minamahal, ang God the Father, sabi, malibang itaas nyo si Kristo, hindi nyo makikilala na ako nga. Sabi ng John 8:28. Kaya nga, walang aakit sa langit kapag ibinaba si Kristo. Pag itinaas mo ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia sa John 12:32, kung ako'y maitaas nyo mula sa langit, ang mga tao'y palalapitin ko sa akin din. Yan po, mga minamahal, ang mga talata. Basahin natin mga talata. Dito muna sa Roma 10, talatang 6, hindi ka pwedeng umakit sa langit upang ibaba si Kristo. Dito sa John chapter 3, verse 13 up to 15, talo natin ang 18 and 36. Mamaya sa John 3, 13, 15, talo ng 18 at 36. At mamaya dito sa John 8, 28. Basahin natin mga talata. Kylie, sa Roma. Roma 10, 6, 10, 6. Dito po sa aklat ng Roma, kabanatay 10, ang talatay 6. Datapot sinasabi ng katuwiran ayon sa pananampalataya ang ganito, huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? Amen. Sinong aakyat sa langit upang ibaba si Kristo? Pag binaba mo si Kristo, hindi ka na pwedeng umakyat sa langit. Ang sabi ni John the Baptist sa John chapter 3 verse 30, I must decrease but Jesus must increase. Kinakailangang itaas si Kristo, ako'y kinakailangan mababa, pero si Kristo kailangang itaas. Basahin natin John 3:30, tapos talo natin taas natin ang 13 hanggang 15. John 3:30 muna, tapos taas natin ang 13 hanggang 15, tapos 18 at 36. Dito po sa aklat po ng 1, kapitulo 3, sa talata po'y 30, at itaas natin ang 13 hanggang 15, talo ng 18 at 36. Dito sa 30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba sa 13. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang, ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng tao. 15, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Talo ng 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Talo ng 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puhot ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Amen. John 8:28. Dito po sa 1:28, ganito po ang pagkasabi. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako, na ako nga ang Kristo, at wala akong ginawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Amen. Kaya maminamahal, sabi ng Biblia, walang pwedeng umakit sa langit kung ibababa mo si Kristo. Ha? Sabi nga ni John the Baptist, sabi niya, I must decrease but Jesus must increase. Ha? Sabi ng Biblia, kung paanong itinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganun kinakailangang itaas ang anak ng tao sapagkat walang sinuman ang galing sa langit kundi yung bumaba sa langit at ito ay ang anak ng tao. Kaya sino mang sumampalataya sa kanya, maminamahal, kung maitaas nyo, sabi rito maminamahal, sa 15, sabi, upang sino mang sumampalataya magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ha? Kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya, sabi ng Biblia, ay hinatulan na. Ha? Sapagat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak. Sabi ng Biblia, ang hindi sumampalataya, hinatulan na. At ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng talatang 36, John 3:36,
ang sumampalataya may buhay na walang hanggang, ngunit ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Ganyan po, maminamahal. Kaya nga, hindi ka pwedeng umakit sa langit hanggat hindi mo itinataas si Kristo, sapagkat si Kristo po ay Diyos. Ha? Sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila'y magpapayag na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng ating dakilang Ama sa langit. Kaya nga, maminamahal, kung sinabi ng Isaiah 42 verse 8, I will not share my glory to another. Dahil ang Diyos ay Diyos lang mapanibuguin, pero pag tinaas mo ang mahalap ng Jesucristo, sinamba mo siya, ang maluluwalhati ay ang Ama, eh paano mga minamahal na hindi si Kristo yung Ama? Kung maluluwalhati ang Ama, kung ating siyang luluran at sasambahin. Basahin natin ang huling talata, Philippians chapter 2, verse 10 up to 11. Basahin po natin ang mga talata. Dito po sa kalat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talatay 10 hanggang 11. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, nang nangasa langit, nang nangasa ibaba, ibabaw ng lupa, at nang nangasa ilalim ng lupa. Sa 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Pag sinamba mo ang malapan ng Jesucristo, lumuhod ka. Ipinayag mo siya na siya ay Panginoon, dahil sabi ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. Pag ipinayag mo na si Kristo ay Panginoon, ikaw ay lumuhod, sumamba ka sa Kanya, at ipinayag mo siya na siya ang Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa ikalululati ng ating dakilang Ama sa langit. Ibig sabihin, kung malululati ang ating dakilang Ama sa langit, sino si Kristo? Ibig sabihin, siya po ang Ama natin sa langit. Si Kristo po ang Diyos, maminamahal, sapagkat kapag sinasamba mo siya, ipinapayag mo siya na siya ay Panginoon, ay nalululati ang Ama sa langit, edi siya nga po yung Diyos. Dahil ang Diyos mapanibuguin eh. Hindi niya bibigay ang kalulatian sa iba eh. O kaya nga, pag sinasamba natin siya, nalululati ang Diyos Ama, ibig sabihin siya nga po ang ating dakilang Diyos. Yes. Kasi gabing ito, maminamahal, buksan niyo po yung mga puso. Tanggapin yung ating mahal na Panginoong Kristo bilang sariling tagapagligtas. Lagi kong sinasabi, maminamahal, ayon sa banal na kasulatan, hindi po kayo magiging tunay na anak ng Diyos hanggat hindi po kayo sumasampalataya na si Kristo po ay Diyos. Kahit kayo po yung mga obispo na, kahit kayo po mga minamahal ay matagal na na naglilingkod sa inyong mga simbahan, diyan na kayo tumanda, diyan na kayo inuban, diyan na kayo mga minamahal nagpakadulubasa sa pagbabasa sa Biblia, hindi kayo pwedeng maging anak ng Diyos. Nasa John 1:12, ang binibigyan lang ng karapatan tawaging anak ng Diyos ay yung nagsitanggap sa kanyang pangalan. Sa makatuwid ay ang sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo na siya po ay Diyos. Maliwanag po, nasa John 1:12, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Tanggapin natin siya bilang sariling tagapagligtas. Sumunod kayo sa panalangin, mga minamahal ko. Banggitin natin ang mga katagan natin ang babanggitin. Sabihin niyo po mga katagan ito, sabihin niyo. Dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, malapanganon ako po isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking pag-aalinlangan na ikaw ang Diyos ng katawang tao para iligtas ako sa aking kasalanan. Malapanganon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, atarin ang aking buhay. Linisin mo po ako sa aking mga kasamaan, sa aking kalikuan. Malapanganong baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa salita, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ampon ng aking mahal sa buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinatanggap mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen.